Dito na tayo guys sa Costco. Kumikap muna kami ng steak. Maaga ngayon tayo magpapalit ng gulong kasi last year. Come on, Remy. Give me my tool. I have treat for you. Yan guys, nakikipag-agawan siya. Give me my chalk. Give me my chalk. Come on. Come on. I need that. Bring it to me. Give it to me. Give it to me. Nakikipaghabulan siya. Ayaw niya ibigay sa akin yung chalk ko. Come on. Remy. Come on. I have some treat for you. Good morning guys. So today is Friday. Kanina nung inilakad ko si Remy, super lumig. It's negative. It feels like negative 3. And si Remy, pinagmamastan ko yung bibig niya. Pati na rin ako, umuusok. As in, malamig na siya. Remy, no! Remy, get off! So yun, habang naglalakad kami, napansin ko yung hinga ni Remy. Pati na rin ako, umuusok. Umpisa na ng taglamig talaga. So, yun. Today is... Lalabas ako. Maaga ngayon tayo magpapalit ng gulong. Kasi last year, I remember, parang November na ako nagpapalit ng gulong. And almost araw-araw nag-i-snow. Tapos, wala pa akong makitang service. Kasi yung pinagpapaservisan namin, which is yung pinagdadalhan ko ngayon ng sasakyan, fully booked na sila. November, December, fully booked. Kaya, yun, kung saan na lang ako nakapagpa-service. I think sa Canadian tayo ako nagpapalit. Ayoko kasi nung papalit-palit nung, alam mo yun, mahawak ng sasakyan. Gusto ko isa lang. And, yung pinagpapa-service namin is, since nung dumating kami, dun kami talaga nagpapa-service. So, yun, it's time of the year na, kaya kailangan maghanda para sa pagdating ng snow. So, yun. Kailangan nyo isaalang-alang, guys. Yung kondisyon ng sasakyan. Number one niya na, yung battery. Kasi, nirekomenda nung service ko. Kasi, 2 weeks ago, nagpa-oil change ako. Sabi nga niya na kailangan ng papalitan ng battery. Kasi, almost 3-year-old na yung battery ko. So, yun. Kailangan nyo isaalang-alang yung battery nyo, ipa-check nyo. Kasi kapag nag-winter dito, nag-dip siya sa almost 50, negative 50 ang temperature. Kaya, ang tendency nun, yung battery, kapag luma, lalo na, hindi na siya mag-work. Number 2 is yung winter tire. Para safe, para mas safe sa pagmamaneho, yung grip ng gulong nyo. And then, washer fluid. So, yun. Kailangan nyong i-check lagi yung washer fluid nyo. And parating may laman. So, yun. Yun yung ating gagawin for today's video. Good morning, Remy. Mawa naman siya. Inaantok. Kasi bumangon ako. Sinunda niya ako. Today is Tuesday. Pasensya na guys kasi ngayon is umaga. Papasok ko sa work. Kakagising ko lang. So, yung nangyari lang Friday, fail yun guys kasi hindi ko hindi tinanggap doon service yung sasakyan ko kasi na-late daw ako. Kasi nung time ng Friday yun, ewan ko ba, after kong ibid mag-vlog, nag-stay pa ako dito, naglaba ako, naglinis ng konti. And, akala ko naman, basta nagpabuko ko, walang problema sa umaga. Tatanggapin din yung sasakyan. Kasi ganun sinasabi niya sa akin, kapag may appointment ako, just bring your car anytime. Basta sa umaga. Yun guys. So, mangyayari ngayon, itadrop off yung sasakyan bago pumasok sa work. Kaya maaga akong gumising. And, ihatid na lang ako ng isa sa sasakyan papasok. Tapos, yeah, ganun gagawin yung appointment ko. Madaming gagawin, papatlo ng battery,
i-flush yung brake fluid, tapos tire change. Kasi nga, mabuti na yung maaga kasi last year, late ako nagpapalit ng gulong. And hindi ko masabi kung this month is mag-snow na, mabuti na yung ready. And then after work, yun, pick upin ko na lang. Kasi usually kapag natapon yung sasakyan 1 hour before sila mag-close, doon nila ako tatawagin na okay, pick up mo na yung sasakyan. Yun. Palagi kasing definitely yung pagtawag sa akin kung tapos na ba yung sasakyan. Kasi minsan din nila sinasabi ko anong oras pick upin. Basta 1 hour before mag-close, doon nila ako kukontakin. So, yun. Malamang mag-Uber na lang ako papunta sa service and para pick upin yung sasakyan. So, yun. Failed yung appointment kong nung Friday. Pero at least ngayon, okay na. And yeah, mag-get ready na ako para sa pagpasok today. Medyo inaantok-antok pa nga ako, guys. Kasi kulang sa tulog. So, yan guys. See you soon. Did you want a band-aid? Maybe it's not bleeding, it's fine. Hopefully, I know sometimes like after a couple of seconds. Yeah. I can see where I poked you, but there's no blood. Okay, good. Yeah? No band-aid then? That's good. Okay. Fingers. And then the aftercare sheet just has the typical side effects that you might experience. Okay. So yeah, you might have like a fever just the next 24 hours, but that's typical. Mm-hmm. Nothing too concerning. If you do have concerns, you can call HealthLink at 811. Okay. And then just to help with the soreness and any swelling, just make sure you move your arm a lot today. Mm-hmm. Lots of fluids. You can put a cold compress. And to tie a lot of Advil as well too. Okay. Thank you. Okay. Hapon na guys. Katatapos ko lang sa work. Tingnan nyo guys ang mga puno, oh. Diba, ang lungkot na niya. Lagas na yung mga damo niya. And today is medyo malamig. Parang below 10. So, yeah, uwi na tayo, guys. And kanina, nagpa-flu shot. Kontra sa influenza. Kasi dito, guys, kapag nagkasakit, hindi babayaran ng sick leave. Or yung call-in. Kaya importanteng mag-flu shot. Eh, nagpapa-flu shot naman talaga ako. So, yan guys, uwi na tayo. Good morning, guys. Tayo papasok sa work. And today is Friday. Kasi kahapon, Thursday. Diba? So, yun. Tayo ay papasok sa part-time. Tingnan nyo, guys. Kahapon, nung uwi kong gabi, meron to goodies. Ewan ko kung bakit merong goodies sa loob ng lobby. Kumuha naman ako. Kasi nakalatag dun sa may entrance. So yun guys, medyo foggy ngayon. And meron akong half an hour drive. Tingnan nyo, mausok yung ano niya, pagka-foggy niya. Malakas yung hangin. So yun guys, I'll see you later. So, katatapos lang natin sa work. Habang naglalakad ako, pupunta dito sa sasakyan. Ang lamig. Positive 9, pero malakas yung hangin. Kaya malamig siya. So, today, uwi na tayo. At yung ganitong oras is sobrang traffic. Kasi, malapit to sa downtown. And, rush hour. So, yun. So, maybe later, mag-grocery kami. I think sa Costco kasi doon kami bibili ng dinner. Hindi ko alam kung doon kakain or mag-take out. Gabi na guys. Ang oras is 5:30. Punta na tayo sa Costco. Mamamaling ka tayo. It's so dark now. It's only 5. Almost 6 o'clock. Madilim na. And super windy.
Grocery tayo, guys. Pumikap muna kami ng steak. So, pupili tayo ng dessert. This is, $7. Hmm. Organic? It's organic. Yeah, bison. Rich in protein. Heh. So, dito kami sa $8.99 kasi yung isa medyo pangit. Pasok tayo sa produce. Let's check the blueberry for Remy. Remy. Let's go get eggs. This is $10.89. Go get some milk. Tayo ng paper towel. This one is on sale, $22. $25.99. Pads for Remy. Monthly siya meron. Next day. So today is next day tayo, guys. Kasi kahapon galing kami sa Walmart. Sa Costco. Dumiretso uwi na kami. Hindi na kami dumaan ng Walmart. Kasi madami nga kami dala. So ngayon pupunta ako sa Walmart kasi marami pa akong kulang. Wala pa akong mga tinapay. Yun, mga ganyan. Mga gulay na konti. So yun, guys. Kasi kahapon, meron ako natikman sa work na Thai soup. And gusto ko siyang lutuin. So, kaya yun yung dahilan din kaya gusto ko mag-grocery. And, yeah, masarap yung soup sana kung meron siyang spicy. Kaso mo, yung nagluto, hindi niya bet ang spicy. So, kaya yun. Yun ang lutuin ko. Masarap siya, guys. Ito, try natin siya mamayang dinner. So, pupunta ako sa Walmart muna kasi kahapon nagpunta ako ng Costco nga. Wala akong nakitang facial wash at saka vitamins at saka nalimutan kong bilang cranberry juice kasi mura doon, dalawang pack na parang $9 something and 1 liter na. Mura na 'yon kasi sa Walmart yung binibili ko, 1 liter ano lang siya, parang $6. So might as well bilhin ko na yung sa Costco. So yun, guys, late na ako. It's 2 o'clock kasi late akong nagising. 10 o'clock. 10 o'clock, hindi, morning. Kasi late na kami natulog. So yun, guys, medyo malamig. 7 degrees Celsius. So yun, sa 17th up ako mag-grocery. Kasi nandun na yung Costco, nandun na yung Walmart. So yun, guys, samahan nyo ulit ako. And mataas ang araw, kailangan kong mag-shade. So hello, guys, nandito na ako sa bahay. Hindi na ako masyado kapag-vlog kasi sobrang tao. Sobrang busy. Ang daming tao sa Costco, ang daming tao sa Walmart. So yeah, hindi ko na rin na-haul yung binerosery ko kasi pinark ko yung sasakyan sa baba. Pagdating ko dito, inimiss na niya. So, magpiprepare ako ng dinner. Sabi ko nga, gusto kong lutuin yung tinaray ko kahapon na soup. Gusto ko siyang lutuin. So, yan. Piprepare na natin and lulutuin natin for dinner. So, yan, guys. Ready na yung ating mga ingredients. Medyo kulang yung ingredients ko, pero meron akong ingredients na alternative instead para hindi naman malayo dun sa lasa ng soup na gagawin natin. Masarap kasi yung soup, lalo pag malamig na panahon. Winter, yeah. So, umpisahan ko siyang lutuin. Ang mga ingredients ko are, yan, tomatoes, garlic, onion, green onion, chilies, ginger, and lemongrass. Tapos, ito yung curry na gagamitin ko. Hindi ko siya gagamitin lahat. Mga half lang. And spicy siya.
Tapos meron tayong coriander and mushroom. Tapos syempre gata. Ito is galing pa sa Pilipinas. Dala-dala ko yan. Sayang nga hindi ko dinamihan. Tapos lemon. And then yung ating pinakasabaw niya, vegetable broth. Hindi ko alam kung lalagyan pa siya ng noodles kasi yung nakita ko sa YouTube, nilagyan nila ng egg noodles. I'm not sure. And then yung ating pinaka meat niya is itong shrimps. So yan lang guys. Umpisa na natin siyang lutuin kasi gutom na rin ako. So yan guys, pinagsama-sama ko lang yung mga tomatoes, curry, ginger, lemongrass, at ang chili. Actually, hindi nila ginigusta ko. Pero gusto ko sa gusto para maglasa talaga yung pinaka ingredients niya. So, gusto nyo nalagi ko dito is itong mushroom. Gigisa ko na rin siya. Tapos, ihulog natin itong fresh gata and then kapag kumulo, lalagay natin yung vegetable broth. So yun guys, pinapakulo ko lang yung coconut milk. Nagsisisi ako, hindi ko dinamihan yung coconut milk. Yung coconut milk galing sa atin. Ito yun guys. Sobrang creamy. So bago ko pala ihulog yung vegetable broth, lagyan ko muna siya ng curry. And then yung broth. Kasi yung hipon, madali naman siyang maluto. 2 minutes, luto na siya. And then, i-add natin yung coriander. So, yan guys. Luto na yung ating sopas. Sopas. Luto na yung ating soup. Medyo kakaiba lang yung lasa niya. Iba talaga yung natikman ko kahapon sa work. Sobrang sarap. So, nilagyan ko siya guys ng egg noodles para medyo minahuhuli kang konting laman. Hindi lang vegetables. So, yan guys. Ang ating dinner. Siyempre, lagyan natin siya ng rice. Kain tayo guys. Ito yung ating coconut Thai soup. So yan, kain tayo guys. Close naman yung lasa niya. Kaya okay lang. Masarap naman siya eh. Thank you. He's been giving a lot of excuses. How he says he was radicalized.